kapayapaan nagmumula sa'yo. The spirit that cannot be silenced. Ito ang akmang pamagat, kung maaari natin itong pamagatan, yung ating morning devotion sa umagang ito. At ito ay tumatalakay sa buhay ni Esteban, na kung ating babalikan ang aklat ng mga gawa, kabanatang 6, ay doon natin malalaman na si Esteban ay isa sa mga 7 tagapaglingkod na pinili ng mga alagad upang sila ay hatian
sa kanilang mga gawain bilang mga apostol. At bahagi ng pagpili o ng dahilan ng pagpili kay Esteban ay ang kanyang taglay na karunungan at kapuspusan ng Espiritu Santo. At ito nga ay nakita sa paraan ng paglilingkod ni Esteban. Dahil hindi lang siya naglingkod bilang tagapagngasiwa ng rasyon o pagkain, sabi na natin, sa mga byuda na Helenista at Hebreyo noong panahong yon, kundi siya rin ay naging isang maigting na tagapangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At naging instrumento ang kanyang buhay upang palaganapin ang salita ng ating Panginoong Diyos, bukod pa sa maraming himala na sinabing kanyang nagagawa. Di nagtagal, ito ay napansin ng mga tao na ang layunin ay wasakin ang umuusbong na Kristyanismo at isang dahilan na kanilang inisip na gawin ay hadlangan si Esteban sa kanyang pangangaral. Doon pa rin sa Kabanatang 6 ng Aklat ng Mga Gawa ay sinulsulan ang mga tao na magbigay ng hindi totoong ebidensya o patotoo laban kay Esteban. At ito na nga ang batayang talata natin sa umagang ito. Matapos ang Kabanatang 6 ay tatalon tayo sa talatang 54 hanggang 60 ng Kabanatang 7 ng Aklat ng Mga Gawa. Ganito ang sinasabi. Dagmit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, "Tignan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos." Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinalagkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalan Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, "Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi nito, siya'y namatay. Nakita natin na dahil sa puspos ng Espiritu si Esteban, marundob ang kanyang pangaral ng salita ng Panginoong Diyos dahil taglay niya ang karunungan, pambihirang karunungan at nakagagawa siya ng kababalaghan, ang kanyang pangaral ay umabot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo o the Jewish highest council, at hindi nila ito ikinatuwa, yung kanyang pangangaral. Sila ay sinabing ngit-ngit na ngit-ngit sa galit. At dahil ayaw nila siyang mapakinggan, tinatakpan nila ang kanilang mga tenga sa pangangaral ni Esteban. Pero, sabi nga natin, ang espiritu na naka Esteban ay hindi kailanman masasawata, hindi kailanman mahahadlangan, o hindi mapapahinto kaninuman, o ninuman. At kahit nga sila ay nagtakip ng tenga, patuloy pa rin sa pangangaral si Esteban. Hindi sila tumitigil sa kanilang
galit at paggawa ng kwento laban sa kay Esteban, hindi rin naman tumitigil si Esteban sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil dito, kinalagkad nila si Esteban palabas ng lungsod at siya ay kanilang pinagbabato hanggang sa mamatay. Yun na yung kanilang pinaka-huling stroke, yung kanyang mga kalaban, yun na ang kanilang pinaka-huling magagawa para mapatahimik ang dakilang martir. At habang binabato nila si Esteban, patuloy siya sa pananalangin. Nakita niya pa ang vision ng ating Panginoong Jesucristo habang siya ay nasa punto ng kamatayan. And even in the point of death, nagawa niyang magpatawad sa mga tao na pumapatay o bumabato sa kanya. Ito ay nagtuturo sa atin mga kapatid kung gaano kamakapangyarihan ng Espiritu once na ito ay suma sa atin. Once na binibigyan natin ng daan ang Espiritu na gumawa sa ating mga buhay, nothing and nobody can silence us. Maging yung kataas-taasang mga pinuno, maging ang mga napakaraming tao na tumutuligsa, maging ang banta ng kamatayan ay hindi sapat upang ang isang tao na punong-puno ng Espiritu ay mapahinto, matakot, mahadlangan sa kanyang layunin. Ganon uri ng Espiritu ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Espiritu na malaya na magagawa ang kanyang layunin, isang Espiritu na hindi mahadlangan ng anuman at ninuman. Ngayon sa ating mga buhay, tayo na pinagkakalooban din ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Ano bang bunga ng Espiritu sa ating buhay? Ito ba ay katulad ng bunga kay Esteban na walang kinatatakutan, na nakakagawa ng mga kamanghamanghang bagay, na nakakapanalangin at nakikita ang pangitain ng ating Panginoong Jesucristo at higit sa lahat, nakapagpapatawad kahit sa mga tao na nananakit at humahadlang sa Kanya. Ito'y magandang balita sa atin na suriin ang ating sarili at alamin kung gaano ang pagkilos ng Espiritu sa ating mga buhay upang katulad ni Esteban, bagamat siya ay namatay na, naakala ng kanyang mga kalaban siya ay napatahimik nila, na napahinto na ang kanyang pangangaral. Pero alam natin na taliwas sa kanilang iniisip, pinlano at ginawa, lalong lumago, lalong lumawak, lalong kumalat ang mabuting balita dahil mayroong Esteban, mayroong martir, mayroong isang mananampalataya na binigyang daan ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa kanyang puso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ng Diyos, muli tayo magpasalamat sa panibagong umagang ibinigay niya sa atin. Tayo pong lahat ay manalakin. Aming Diyos, muli kaming lumalapit na nagpapasalamat sa panibagong umagang dirigalo mo sa amin. Pinaalala mo sa amin na ang iyong pagkamatay, Panginoon, ay hindi lang namin dapat tanggapin bilang isang mababaw na bagay. Ngunit ito ay maraming kahulugan. Ito ay maaaring nagdaragdag sa amin ng lakas na patuloy kaming mabuhay dito sa mundo at pinapaalala sa amin na merong palaging pag-asa kapag kami ay lumalapit sa iyo. Maaaring Panginoon, maraming naghihirap ngayon sa oras na ito. Muli naming
pinagdarasal na palakasin niyo kami at palakasin niyo ang mga taong naghihirap na ito na patuloy naming pagsain ang isang sistemang maaring nagpapatuloy at tumatagal. At Panginoon, pinagdarasal namin ito hindi para sa kaginhawahan namin, Panginoon, ngunit kaginhawahan ng bawat isa. Ito ay mangyayari at maaaring makaapekto rin sa mga hinaharap naming henerasyon at patuloy naming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming sitwasyon. Maraming maraming salamat, Panginoon, sapagkat narinig namin ang iyong salita na paalala sa amin na maaaring maraming nagdusa noong itinatatag ang iyong simbahan. Maraming nagdusa sa kamay ng imperyo at patuloy mo, Panginoon, pinapalakas ang lahat ng iyong nagsisimba at nananampalataya sa iyo na gawin kung ano ang iyong tawag. Maraming maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang pagmamahal mo ang gagamitin namin upang kami ay patuloy na kumilos patungo sa isang mundo na nais mo. Panginoon, pinagdarasal ko lahat din po ng nagtatrabaho, nagpapagal at pumupunta ngayong umagang ito sa kanila nilang mga lugar ng pagtatrabaho at pag-aaral na mabigyan mo ng seguridad ang bawat isa. Panginoon, muli mong iambun sa amin ang iyong pagpapala. Muli mong buksan ang kalangitan na magkaroon kami ng mga bagay na kaya namin ding ipamigay sa aming mga kapwa. Muli, Panginoon, hindi ka nagkulang sa aming buhay at pinapaalala mo sa amin ng aming pananampalataya ang patuloy na magpapakilos at magpapalakas sa amin. Ito lamang, Panginoon, ang aming sabot panalangin sa araw na ito. Amen at amen. Maraming maraming salamat po.